Hello. Hi guys. Ah, magandang hapon na pala. Hapon na. Okay. So, nandito na naman kami. Ang gagawin naman namin ngayon is magbe-bake kami ng biskote. Biskote. All right. Ano bang biskote? Ito, biskote. So, sa mga chef at mga mahilig sa kape, for sure, alam nila to. Hindi to makakawala sa kanila kapag sila ay mahilig sa kape. So, kaya kami gagawa ngayon ng biskote dahil nga... Naubusan na siya ng pang-partner yes, na sa kape. Naubusan na ako. Dalawa na lang. So, naghihingalo na yung aking pang-ulam sa kape. Lockdown ngayon. So, nakakarami ako ng kape sa isang araw. So, tara. Panoorin niyo kami ng wife ko na gawin itong biskote. So, para na rin sa mga gustong matuto, gumawa ng sarili nilang tulad nito, biskote. So, yung may mga mahilig mag-bake, matututo sila sa bahay nila. Alright? So, tara, let's gawin natin. Do this. Okay, guys. So, nandito na tayo ngayon. Umpisa na natin. So, pero ang una natin gagawin is ipapakita namin sa inyo kung ano yung mga ingredients na gamitin natin sa paggawa ng biskote. Alright, okay. So, meron tayong egg, white sugar, flour, almonds, and raisins. Meron din tayong aniseed. Ito yung ating ano nga ba ito? Lemon zest. Lemon zest. And also baking powder. And meron din tayong sunflower oil. Or kung wala kayong sunflower oil, pwede nyo gamitin ng... Vegetable oil? Hindi. Olive oil. Actually, mas gusto ko yung olive oil kasi healthy siya. So ito, sige. Umpisa natin step by step. So sa mga gustong... Sa inyo, sa mga gustong matutong gumawa ng biskote sa bahay, gusto nyo mahilig kayo sa kape, pwede din ang biskote kasi hindi lang siya pang pwede sa ulam sa kape kapag nag-snack na kayo. Partner pala. pwede din siyang snack. Mm-mm. Maganda siya sa kapag pumapasok kayo sa trabaho. Maganda siya sa pantawid gutom. Okay, pwede rin siyang pang breakfast. Pwede rin kasi ang itong biskote, ano siya, para normally dinidip nila sa kape. Okay, so, meron din mga klase ng biskote na nilalagay dinidip nila sa chocolate. Alright, tara, umpisa natin. Alright. So, ang una is, unahin natin ito. Oil. And... Ayun na. And then, eggs. Then, mix it. Just like to mix it lang. So, una muna ang mga liquid ingredients. Alright. Using wire whisk. So, kung meron kayong mixer, pwede nyo yung gamitin na. Pero make sure na yung mixer is heavy duty. Kasi medyo thick. Itong dough ng biskote. Next, sugar. Ito na rin sugar. Then, bago natin umpisahan ito, pagsamahin na natin yung, combine natin yung flour and baking powder. So, ito dapat ipapakita namin kung paano, dapat ano siya, strain yung baking powder tsaka yung flour. Pero, gusto namin makita niyo yung mga ingredients. Kunin ko yung strainer. Okay, na-strain mo na yan. Okay. And then, ito natin siya. Mix natin pala itong aniseeds. Aniseeds, masarap to kasi alam mo yung kapag kinakain mo yung biskote, meron kang nararamdaman na mint. At saka crunchy siya. Okay, habang magkakape ka, mayroong flavor yung kinakain. Alright. So next dito, sunodin natin yung lemon zest. Sunodin natin lemon zest kasi sunodin natin yung flavor. Mas pinuloy ko naman yung lemon zest. Pwede rin ang orange zest. Masarap din yung orange zest. Kasi
binibigay siya ng flavor. And then, yung lasa niya. Dry ingredients. Okay. So, saan ba nagmula ang biskote? Saan nga ba? Originated in Italy. Mm-hmm. So, ang tawag nila dito, Italian biskote. Pero hindi siya similar sa biscuit. Similar siya. Pareho ng, yes, biscuit. Biscuit, biskot. Kasi double baked siya. And, sinama siya sa Italy, city of the Prato, Toscan, city of Prato. Okay. Parang madilim. Okay, so, sa mga gustong matuto, gumawa ng biscotti, napaksimple lang niya gawin. Napaksimple lang, so kakamayin ko na lang siya, kasi medyo thick na siya. So, ilalagay ko na yung ating resins. So, sa inyo, sa mga gustong gumawa, pwede nyo tanggalin siya yung resin. Depende ito sa inyong gustong preference nila. May ibang ayaw ng resins. Meron kasi yung ayaw ng resins. Tapos, meron gusto ng cinnamon sa almonds. Pwede rin gamitin ang minsan gumagawa ako magkahalo eh. Almonds and pistachio. But sa ngayon, wala akong pistachio na ready. So, almonds, marami kami. So, ang gagamitin ko ng almonds. Mas masarap siya kung mas maraming almonds. Kaya mas chunky? Yes. And mas crunchy. Crunchy siya. Crunchy and chunky? Crunchy and chunky. And then, nalagyan ko siya ng konting salt. Okay. Para mas malasahan ng tamis. Kapag mayroong salt. So, titignan ko siya. Masarap na ba? Masarap na? The best. The best in Kuwait? The best in Kuwait. So, ito na. Ito yung dough ng exact dough ng consistency. Consistency niya. Thick siya, hindi siya bumabagsak. Okay. Sobrang sarap niya kapag mabait niya siya. Okay. So, ito na siya. Ang kabuuan ng whole recipe ng ating biskote. So, gagawin ko. Dahil mas gusto ko kasi sa biskote yung malilit. Malilit siya. Mm-hmm. So, depende sa inyo sa mga gusto gumawa ng biskote. Depende sa inyo kung gaano kalaking, kung anong size ng gusto mo. So, ito yung whole recipe. Ang gagawin ko, is natin ko siya sa tatlong po siya. So, gagawin ko siya ng tatlo. Okay? So, papakita ko rin sa inyo kung paano siya i-mod. Okay? Okay guys, so okay na, na-bake na natin yung biskote, so nandito na siya. So ang gagawin naman first,
Ang gagawin naman natin thing ngayon is second step na tayo. So, i-cut ko siya and then bibake ko another around 15 minutes. And then, tapos na. Re-rest na natin siya. So, pwede na siyang kainin. Pwede na siyang i-dip sa kape. Okay. Parang kape-kape ka na. Hello guys! Nahiwa na so, lahat? Ito na, okay ito na. Ito na yung finished product. So, double bake. So, pagkatapos ng first baking, cut, and then, bibake niyo ulit siya ng another around 10 or 15 minutes. Okay? So, sasalang na namin sa oven? Labas. And, now, so, ito na yung kinalabasan nating ginawa sa araw na ito. So, salamat. Panoorin nyo lang yung aming video and sa mga susunod naming gagawing video. So, ito, nagbibigay lang kami ng idea, tips, kung paano yung basic tips sa pag-bake. Okay? Kung may mga suggestions kayo, comment lang kung may gusto kong ipaluto. Yes. Shoutout lang para sa friends namin na nanonood. Patricia, Ate Ea, Patricia Gina. Patricia May. Okay. And also, yun sa mga nagko-comment sa gusto namin i-bake. Yes, ang gawin natin yan sa mga susunod na video. At kay si Scott pala nang gusto ng burnt cheesecake. Yes. Lotus. Alright. So, thank you guys. Thank you.